Arthur Kang Leon, isa sa mga nanguna sa resistance movement laban sa mga Hapon. Siya ay pinanganak sa Macrohon Liti noong Marso 27, 1890. Kilala siya bilang isa sa mga nagpasimula ng resistance movement laban sa mga Hapon. Una siyang nakilala bilang all-around athlete sa First Philippines Olympic Team na ipinadala sa ibang bansa noong 1912 hanggang 1913 at nag-aral sa College of Liberal Arts sa University of the Philippines. Ngunit mas namayani sa kanya ang interes sa military profession kung kaya't lumipat ito sa Philippine Constabulary Academy sa Baguio City, kung saan siya nagtapos noong 1916. Matapos nito, naitinalaga siya sa Philippine Constabulary sa Visayan Campaign. Dahil nito sa mga nagawa niya sa Uton at Panay, nagkaroon siya ng pangalan at military citations. Nagsilbi ito sa Philippine Constabulary hanggang 1942 at noong pumutok ang ikalawang digmaang pandaigdig, si Roberto Kang Leon ang commanding officer ng 81st Infantry Regiment ng United States Armed Forces of the Far East or USAF na lumaban sa Samar at Mindanao. Nadakip siya ng Japanese Imperial Forces, nakulong ito sa isang concentration camp sa Butuan, Agusan. Ngunit nakatakas sa tulong ng mga local resistance fighters noong December 1942. Bumalik siya sa Leyte at inorganisa ang isang Visayan resistance movement na nakabase sa Leyte at Samar. Sa tulong ng kanyang grupo, umabot sa 3,500 ang mga nasawing kalaban sa Leyte lamang. Noong Enero 1942, nag-improvise ng isang radio station si Kang Leon at ang kanyang mga tauhan na nakagawa ng unang guerrilla contact sa pwersa ni MacArthur na nakabase sa Australia. Saglit nito, pinangalanan siyang division commander ng Leyte ni MacArthur noong Abril. Nakausap niya mismo si Pangulong Quezon at nakatanggap din siya ng papuri mula kay MacArthur dahil sa trabaho nito at para sa clear accounting ng 2,000,000 pundo na ibinigay ni MacArthur sa kanila nang bumalik ito noong 1944.